talagang pinag-uusapan niya. Yun ata yung HSBC. Good day mga bossing. So for today's video, let's give a friendly comparison para sa mga rider natin between this new monster adventure scooter sa Pilipinas. We have here the ADV 160 and the ATR 160 from Bristol and QJ Motor. First category of comparison between these two monster adventure scooter is yung specs. So medyo mahaba itong specifications natin. Unahin natin syempre yung bago sa market na ATR 160. So si ATR 160 is medyo talagang pinag-uusapan ngayon sa mundo ng mga rider, lalo na sa mga naga-adventure scooter. Bakit? Ang specs na ito ay sobrang dami kumpara sa ADV 160. But this is more cheaper than ADV 160. Simulan natin sa pinaka-basic na adjustable brake lever. Meron itong handbrake. Meron itong phone mirroring connectivity na wala sa ADV 160. Wala siyang adjustable handbrake. Wala siyang handguard or handbrake, adjustable lever. Wala din siyang phone mirroring. Naka-TFT display na si ATR 160. LED digital panel pa rin sa ADV 160. But this is more expensive than ATR 160. Now, let's talk about safety. Safety naman tayo. Braking power. When it comes to braking power, merong ABS sa harap sa ADV 160. ATR 160 naman, harap at likod, dual channel ABS na si ATR 160. While sa ADV 160, sa harap lang yung ABS niya. We have here the traction control system. Pag maulan, gusto mo ng safe ka, pwede mong i-on ang traction control ni ATR 160. While si ADV 160, meron din naman siyang traction control. Yun ata yung HSTC, if I'm not mistaken. Now, when it comes to power, so syempre adventure scooter, ang kailangan mong power dito is yung umaakit ng bundok, tumatawid ng ilog, kahit papaano. Not totally yung pang motocross, kasi mababa naman ang ground clearance nito compare sa mga motocross bike. So yung tipong kaya ka lang iakit ng bundok at itawid sa maliit na ilog. Okay, so disclaimer lang, no? Base po sa specifications yung sasabihin ko para maiwasan natin yung confusion. So pagdating sa maximum output power, mas mataas po sa ATR 160. And then sa torque din, mas mataas din sa ATR 160 compare kay ADV 160. So meron sa ATR 160 na max output power na 16.1, while sa ADV 160 is 15.8 lang ang max power. And then sa maximum torque naman, meron tayong 15.8 Nm of torque dito kay ATR 160. And 14 lang kay ADV 160. So sa specs pa lang nila, mas mataas talaga yung output power and torque ni ATR 160 comparable kay ADV 160. When it comes to engine naman, we have here the same. So parehas silang single overhead cam, 4 valves, 4 stroke, parehas din silang 160cc, and then parehas na silang naka-liquid cooled and electric fuel injected na siya. Plus, we have here the silent startup sa ATR 160 and parehas lang din sa ADV 160 na may ACG silent startup. Kung titignan natin, halos parehas talaga sila, 95%. Halos parehas na adventure scooter si ADV 160 and si ATR 160. But when it comes to suspension sa shock, doon na talaga magkakaroon ng medyo bias ng konti kasi out of the box, yung stock ni ATR 160 is naka-inverted front suspension na, while si ADV 160, telescopic suspension. Pero don't get me wrong, maganda ang telescopic suspension na ADV 160. But still, mas upgraded lang yung inverted front suspension ni ATR 160. Yun nga lang, syempre, kapag ito yung binili mo, ATR 160, no need for upgrades na. Not unlike sa ADV 160, pag gusto mo ng inverted suspension upgrade, it will cost you around 20 to 30,000, depende sa bibilan mo, para mag-upgrade ng inverted front suspension tulad ng nasa ATR 160. Dahil ito, pagkabili mo sa dealership, stock, naka-inverted front suspension na. Then, sa rim set naman tayo. So, syempre, obvious naman na nakamags pa rin si ADV 160 and naka-version 2 rim set na si ATR 160. So, dito pa lang, pag nag-upgrade ka na, nasa 10 to 20,000 ata yung price niya. So, sa ATR 160, no need for upgrades. Out of the dealership, yan na yung makukuha mo na motor. Upgraded na. When it comes to electricals naman, so syempre halos parehas din naman sila. But the thing is, yung battery ni ATR 160 is very unique talaga na siya lang ang meron sa Philippine scooter market. Dahil ang battery capacity ni ATR 160 is 12 volts, 14 amps
grabe ang taas. 14 amps ang battery rate ni ATR-160, while kay ADD-160 is yung normal battery rate lang na nilalabas sa Philippine market. So bakit kaya mas mataas ang battery rate nito? Dahil mas madami siyang specs pagdating sa electricals kumpara kay ADB-160. Very trusted din naman at subok ko na siya for a very long ride. Yan, sa ilaw naman, sa all lightings naman, all LED naman sila parehas, ADB-160 and ATR-160. But yung headlight netong si ATR-160, again, naka-projector headlight na siya. By projector, apat na projector headlight na siya kapag binili mo sa kasa. Pero syempre, ang pinakamagandang part sa ADB-160, napakadami niyang aftermarket parts and upgrade parts. For example na lang itong ADB-160 sa tabi ko, sobrang loaded na nito sa suspension dahil naka-upgrade na ito ng TRC sa harap at sa likod. Diba? Yun lang ang advantages kapag Honda ADB-160, medyo madami na siyang aftermarket parts. Pero wag ka, ATR-160 is halos similar din kasi ng aftermarket parts ni Honda ADB. Kaya talagang medyo friendly competition itong dalawa. So, depende na lang sa'yo yan kung ano yung pipiliin mo out of your budget. When it comes to manufacturing company, ATR-160 is from China, QJ Motor, and handled by Bristol Motorcycle. While si Honda naman, of course, from Japan, but manufactured some parts in Thailand. Once again, it's all up to you mga bossing ko na rider dyan kung ano ang pipiliin nyo sa dalawa, ATR-160 or ADB-160. Sa price point, so syempre, we have here the 169,000 ADB-160 from Honda and 159,900 from Bristol Motorcycle and QJ Motor. Once again, this is Bagnicosa and thanks for watching.